Hey guys! Welcome dito sa channel. Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayo. In today's video, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginagamit kong laptop. Baka sakaling makatulong sa inyo. Baka sakaling makatulong sa inyo. Yun, para akong nagtuturo sa sa elementary. Kung maghahanap kayo ng laptop or mag-upgrade kayo or basta, magkaroon kayo ng idea kung ano bang laptop yung dapat na gamitin sa pag-edit. I've been in a situation before na wala akong ka-idea kung ano ba dapat. Kung ano ba dapat ang bilhin kong laptop sa pag-edit ng mga videos. Kung ano bang karapat dapat. Disclaimer, hindi ako expert, ha? Hindi po ako expert. Isa lang akong ordinaryong mamamayan. na gustong mag-research, ay nang gustong malaman kung ano man yung dapat na kailangan kong gamitin. At gusto ko lang na maging sulit yung pera ko. At para hindi ko pagsisihan yung bibilin ko. Ano ba yung ginagamit kong laptop at bakit ko to ginagamit? Ginagamit kong laptop ay MacBook Pro 15-inch 2014 model. Yan. Swabing-swabe. Meron tong 16GB ng RAM, 250 yung storage niya, and Intel Core i7 yung processor. Pero kung meron pa akong budget na medyo mataas-taas ng konti, ang kukunin ko ay at least 32GB yung RAM, tapos at least 500 to 1TB yung memory, tapos quad-core yung processor. Kung may budget. Yun talaga yung hinahanap ko. Quad-core yung processor kasi kailangan niya ng power. Marami siyang ginagawa doon sa mga pag-i-edit. Yung mga magic-magic niya doon. So, kailangan ng power. Yun. Kaya, kailangan mas malakas na laptop. Pero, dahil nga medyo mababa yung budget ko, doon lang tayo sa kaya. Okay. Doon lang tayo sa kaya. Pero, hindi naman yung sobrang bagal na talagang maghahangkad, iba habang nag-i-edit. Hindi naman ganon. So, kahit papano, medyo mataas. Tapos, hindi naman yung hindi kaya ng budget. So, kailangan magtagpo sa gitna. Yung mga tipong ganon, no? Yun. Yun. Ano ba mga consequence nito sa paggamit ng lumang laptop? Kasi 2014 pa to eh. 2020 na tayo ngayon. Medyo malaki na yung gap. Hindi mo magagamit yung mga latest version na mga software. Kagaya ko, ginagamit ko kasi Final Cut Pro. Hindi ko na siya magagamit ng upgraded na version. Yung luma lang yung ginagamit ko. So, para magamit ko yung luma, hindi ko siya ina-upgrade. Yung mismong operating system ng Apple, yung Catalina, hindi ko siya ina-upgrade doon. Kung OS user kayo, eh, familiar kayo doon. So, ang operating system ng Apple na ginagamit ngayon ay Catalina. So, hindi ko siya ina-upgrade doon dahil hindi ko na magagamit yung old version ko ng Final Cut Pro, which is yung software ko na ginagamit sa pag-edit. Okay, nag-gets yun. Dinadahan-dahan natin yan para maintindihan natin yung mga bagay-bagay, no? Kasi marami sa atin, syempre baka sa audience ko, hindi masyadong technical yung ano, para kahit papano, di ba, mas maintindihan nyo kahit papano. Ako rin naman, hindi ganun. Anyway, yeah, yun. So, pag in-upgrade ko yun sa Catalina, so, hindi ko na magagamit. Yun. So, I'm sticking to High Sierra. Anyway, yun na yun. Yun, nandun lang ako sa High Sierra, tapos si older version ng Final Cut Pro. Yun ang disadvantage na nakikita ko. At saka, etong laptop na to, eh medyo maingay. Malakas yung ano niya. Yung ingay niya, yung fan. Yun, kung problema sa inyo yun, eh yun nga, maingay nga siya. Pero para sa akin, okay lang yun. Okay pa rin naman yung audio kasi minsan talaga, kailangan wala akong headset eh. Parang gusto ko lang siya marinig ng naka-loudspeak. So okay naman, wala akong problema sa audio. So yun. Yun lang ang consequence na nakikita ko kung ikaw dun ka sa mga bagong, leaning ka dun sa mga bagong versions ng mga software, eh, wag na yan. Maghanap ka ng bago. Pero nga, yun nga, kung wala kang budget, kailangan mo magtsaga dun sa luma. Sa lumang model. Pero nagagawa pa rin naman yung trabaho. Okay pa rin naman. Personal use lang naman to eh. Kaya,
okay siya. Walang problema sa akin. Buti nga may laptop ako eh, di ba? Aangal pa ba ako? Yeah. Ikaw, masyado ka. Masyado ang mapaghangad. Dapat kung ano lang meron, yun na yun. Yeah, that's it for me guys. Yun ang ginagamit kong laptop. Kung kayo, nagpaplano kayong bumili, tignan nyo muna yung specs. Importante yan para hindi nyo pagsisihan sa huli. Kung halimbawa man medyo kapos yung budget mo at sa tingin mo kayang pang i-push at maghintay ng konti, hintayin mo. Tapos, saka mo ibili ng magagamit mo ng pangmatagalan. Kasi, hindi naman tayo ganun kayaman, di ba? Para bumili ng bumili, mag-upgrade ng mag-upgrade sa latest at pinakabago. Habulin mo yung pinakabago palagi. Kung ikaw nandun ka sa sitwasyon na yun, hindi mo kaya yung ganung ano, sitwasyon na laging bago. Well, stick tayo sa mga luma, sa mga napag-iwanan ng mga gamit. Pero okay pa naman. Yun. Pero kung ikaw mayaman ka, eh, good for you. Congratulations. Marami kang pambili. Yun lang guys. That's it for me. Sana nakatulong tong video na to sa inyo kung paano kayo maghahanap ng laptop. Okay? Yeah. See you next time. Wala nang see you next week kasi ito, upload ko na to ng upload. Basta kung ano man yung merong maisip ako na idea at may gusto kong ibahagi sa inyo, eh, gagawa na lang ako ng gagawa ng video. At yun, panoorin nyo na panoorin, ha? Okay? See you next time. Bye-bye.